Magandang gabi sa inyong lahat na aming mga taga-subaybay at muli tayong magkakasama ngayong gabi. Magandang gabi din, Brother Noel. Magandang gabi, Brother John. At sa lahat ng aming nanonood, ang nagsusubaybay sa talakayan, sana sa gabing ito, tayong sa atin ay pagpapalain, Brother John. Okay. Marami naman tayong matutunan sa gabing ito. At natitiyak natin, Brother Noel, na marami din ang pagpapalain sa ating programa ngayon. Amen. Napakagandang topic ang ating talakayan. Pero bago tayo dadako, Brother Noel, nais muna nating babatiin ang lahat na nating mga taga-subaybay, mga kaibigan, lalo na yung mga kaibigan natin sa Facebook, no? Pero una sa lahat, aming pinapasasalamatan ang nag-donate ng ating upuan, Brother Noel. Oh, Brother John, maganda ang ating upuan, no? Dati ang ating upuan ay monoblock lang, simple. Pero nagpapasalamat kami na isa sa ating mga viewers ay nag-donate po siya ng sa ating gawain. Oo. At ito yung binibili natin ng upuan. Amen. At sister, maraming salamat sa inyong pag-donate ng upuan, no? Siya po ay taga Novaliches, Quezon City. Oo. At sa pangalan po ni Sister Edita de la Cruz Singay, no? Amen. At maraming salamat. At habang pinapanood ninyo ang ating programa, hindi namin kayo makalimutan at hindi ninyo malilimutan ang aming upuan na dahil sa inyo, nagkakaroon kami ng magandang upuan. Amen. At umaasa kami na sa ating talakayan ngayong gabi ay isa kayo na pagpapalain ng Panginoon. Amen. At siguro mayroon pa tayong ibang babatiin, ano? Sa iyo. Si Sister Norma, lagi kasi ang kachat sa Facebook. At lagi niyang nainis si Brother John. Ang tagal daw natin mag-record. Okay, so Sister Norma, magandang gabi. At siguro Brother John, mayroon pa tayo. Lahat sa natin mga viewers. Sa ng mga viewers. Na si Brother Nas, mga pamangkin ko sa Saudi. Mayroon akong tatlong pamangkin dyan sa Saudi. Si Rinan, si Ariel, at si Junjun. Si Junjun, kauwi lang sa Pilipinas. At nais ko ding babatiin si Brother Mike sa Italy. Nung isang linggo, tumatawag po si Brother Mike sa gabi, no? Amen. Kasi sa panahon nila doon, araw pa. Oo. So, nang tinawagan ako alas 11 ng gabi, nagkausap pa kami. Amen. At siya nagpapasalamat sa mga programa natin, Brother Amen. Noel. So, pero bago tayo dadako sa ating talakayan, ang ating topic, Brother Noel, ay talakayan ito tungkol sa secret rapture. Magandang talakayan ito. Pero bago tayo dadako sa ating talakayan, tayo po muna yumuko sa isang panalangin. No, ako nang mga ngasiwa, Brother Noel. Okay. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, nais po naming pupurihin namang inyong pangalan. Niluwalhati po namin ang inyong kadakilaan sapagkat muli ninyo kaming magagamit sa mga oras pong ito. Pakinabangan po ng mga lahat ng nanonood sa YouTube, lalo't higit sa lahat sa mga kaibigan namin, mga kapatid na nag-aabang sa programa namin na aming gagawin linggo-linggo. At kami nagpapasalamat na muli naming mabuksan ang mga katotohanan, tatalakayin ang napakagandang topic patungkol sa secret rapture. At aming hinihiling, Panginoon, na inyo kaming pangasiwaan na sa aming pagsasalita, sa aming mga gagawing pagbigay ng mga pabalita, hindi kami magkakamali. Lukuban mo muli kami ng inyong banal na espiritu, tulungan ng bawat isa ng mga mensaheng aming gagawin. Ito po'y nagmula sa inyo, inyong panukala, upang ang lahat ng mga taong makikinig, makikinabang, at malaman nila ang katotohanan sa kabila ng kasinungalingan, ng kaaway. At umaasa kami, Panginoon, na sa gabing ito, inyong pagpapalain kaming lahat. Una sa lahat, kami na nangangasiwa sa programang ito at ang lahat na tagapakinig namin. Salamat sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Pagpapalain din ang lahat naming equipment, lalo na sa aming may-ari ng studio, si Brother Wayne, na inyo din siyang pagpapalain habang pangasiwaan niya ang lahat niyang ginagagampanan ngayong gabi. Salamat sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po ay aming hiniling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, dito na tayo, Brother Noel, sa ating topic ngayon. Magandang topic ito. Siguro, ang secret rapture, hindi ito sikat sa mga ibang religion, pero sa Protestant world, ang secret rapture popular ito. Oo. Itong ano lumabas ng ilang Brother John yung isang pelikula, di ba? Ang pamagat niya talaga ay Secret Rapture. Secret Rapture. At saka mayroon pa yung kasunod dito, yung Leave Behind. Oo.
Yung 7 years tribulation. Oo. At sino yung mga leave behind sa sa secret rapture. No? Dito tayo, mga kapatid, ating itatalakay ito. No? At maring, ang Seventh-day Adventist, mayroon bang secret rapture? No? At atin itong tatalakayin sapagkat atin ding atin itong pag-aralan ang secret rapture ba ito ba biblical, Brother Noel, no? Oo. Mamaya. Pero bago natin ano, ano ba ang ibig sabihin ng rapture, Brother Noel? No? Sa malalim pa mag-aaral, Brother John. Kung yan ay kukunin natin sa salitang Griego o kaya sa sa Hebrew, hindi ko pa lang, Brother John. Oh, pero ang rapture po, ang pagkaunawa ko sa Brother John sa rapture is yun yung panahon na kukunin ng Panginoon ang mga Kristiyano, kanyang mga anak, maliligtas, at dadalhin sa kanyang kinarurunan, sabi sa John 14:1-3, dun sa langit. Sa langit na ang naging problema ng Brother John sa ganitong rapture is maraming mga theory ang lumabas nakakakabit sa rapture na to. Kaya dito minabuti naman ni Brother John na talakayin itong rapture para lubos natin maunawaan ano ba talaga ang katotohanan tungkol sa tinatawag na rapture. Rapture, oo. At sa akin ding paliwanag dito, Brother Noel, ang rapture, pag ating babasahin yung 1 Thessalonians 4:17, no? Kapag dumating ang ating Panginoon, sasalubong ito sa kanya, no? Habang ang pagdating ng Panginoon, hindi na siya aapak sa lupa eh. Okay. At salubungin siya ng lahat na maliligtas sa alapaap ng langit. Pero ang problema dito, yung word lang, Brother Noel, na secret. Oo. Kasi itong secret, ating tatalakayin, paano ba darating ang Panginoon? No? Mm-hmm. Paano ba mangyayari ang pag-rapture sa lahat na maliligtas sapagkat magkakaroon tayo ng ascension from earth to heaven, no? Oh. So mula sa lupa, tayo po'y aakyat papunta sa langit at ito po'y tinatawag na rapture. Oh. Pero ating tatalakayin ngayong gabi, kasama ba itong secret rapture, no? At ating titingnan, Brother Noel, ang mga tala sa Biblia tungkol sa pagdating ng Panginoon. No, ito yung una nating talata, mababasa natin sa Tito 2:13. Sabi niya dito, Brother Noel, okay, looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. No? Sabi ni Apostol Pablo, hinihintay, looking for the blessed hope. Ito palang pagdating ng ating Panginoon, ito yung tinutukoy ni Apostol Pablo, Brother Noel, na blessed hope. Mapalad na pag-asa, Brother John. Mapalad na pag-asa. Bakit naman kaya nilagyan ng salitang mapalad? Mm-hmm. Kasi Brother John, sa napapansin ko sa ngayon, sa hirap ng buhay ngayon, Brother John, tayo kumakayod araw-araw, no, dumarating ang panahon na tayo ay kinakapos. Pag mayroong mga namatay, umiyak tayo. Mm-mm. Itong lahat ito ay bahagi, ito ba, Brother John, ng ating existence sa lupang ito. Sa lupang ito. No choice tayo, Brother John. Talagang is either na ayaw natin at sa gusto, talagang haharapin natin ang hamon ng buhay. Mm-hmm. So, ang kalawang pagpirito ng ating Panginoon, sinabi ni Pablo naman, paano na pag-asa? Dahil ito ang magbibigay katapusan, katapusan or magwawakas na lahat ng kahirapan na ating dinadasa. Kaya mapalataga ito, Brother John. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, looking for the blessed hope. Kasi ito yung mapalad na pag-asa, yung ating paghihintay sa kanyang pagdating. Amen. No? And the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Nice kong i-underscore dito, mga kapatid, yung word, Brother Noel, na yung blessed hope niya, yung glorious appearing ng Panginoon. Uh-huh. Yung kaniyang maluwalhating pagpapakita, pagpapahayag, no? Ang pagdating ng Panginoon, kaya nga ating sisirain ngayong gabi, actually, ang Seventh-day Adventist, hindi ito pabor sa secret rapture eh. Kasi kung ating pag-aralan ang pagdating ng Panginoon, hindi ito sikreto. Wala kang mababasa na kapag dumating ang Panginoon, sikreto. No, mapapansin ninyo, sa sulat ni Apostol Pablo sa Tito 2:13, ating hinihintay ang kanyang mapalad na pag-asa, yung kanyang maluwalhating pagpapakita. No, yung glorious appearing. Papapansin ninyo, pag magpapakita siya na maluwalhati, no? Na pagpapakita ang ating Panginoong dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Christ,
Ito pa yung kasunod na talata, Brother Noel. No? Yung salitang glorious, i-underscore natin yung glorious. Galing yun, Brother Noel, sa salitang glory. Oo. No? Papansinin ninyo, kapag dumating ang ating Panginoon, hindi siya sikreto. No? Bakit? Kapag dumating siya, when the Son of Man shall come in the glory of His Father. Father and His angels. Mapapansin ninyo, kapag dumating ang ating Panginoon, hindi ito sikreto, Brother Noel. Sapagkat kung siya ay, kapag ang anak ng tao, oh, shall come in the glory of His Father with His angels. No? Mapapansin ninyo, ang kalwalhatian niyan, kalwalhatian ng Ama at kalwalhatian ng mga anghel. And then He shall reward every man according to his work. Ang layunin pala ng pagdating ng Panginoon, bibigyan na niya ng gantimpala ang bawat isa sangayon sa kanyang mga ginawa. So, ang pagdating ng ating Panginoon, Brother Noel, ibig sabihin mayroon itong layunin upang bibigyan na ng gantimpala ang mga tao, ang bawat isa sangayon sa kanilang mga ginawa. No, natin pang titingnan, no? Kaya nga kung ating pag-aralan, kami po hindi po tayo pabor sa secret rapture. Kasi kung ating titingnan ang mga talata tungkol sa pagdating ng Panginoon, mayroong kaluwalhatian ng Ama, anghel, no? Pero dito sa Mateo 25, hindi lang kaluwalhatian ng Ama at anghel kapag dumating ang ating Panginoon. No? Sabi niya dito sa Matthew 25:31, when the Son of Man shall come in His glory. No, mapapansin, napabanggit ulit, Brother Noel, yung word na glory. Kapag siya darating sa kanyang kaluwalhatian, no? And all the holy angels with Him. Okay. No? And then He shall sit upon the throne of His glory. Okay. Tapos sa sunod, Brother Noel, sa 32. Brother John, gusto kong bigyan pansin itong ang salitang holy angels with Him. Oo. Kasi Brother John, ang sabi diyan sa ang lahat ng mga anghel ay kasama niya sa pagdating niyan, kasama niya ang lahat ng mga angels. So, hindi ito, Brother John, hindi talaga ito maaring na maging isang sikreto na pangyayari. Mm-hmm. Mapapansin ninyo, kapag siya dumating, when He will come in His glory, all the holy angels with Him. Oo. So kung lahat ng mga anghel kasama niya sa kanyang pagdating, hindi ito magiging sikreto. Oo. Kasi sinubukan namin, Brother John, na i-multiply sa calculator doon sa naming pag-Bible study. Kasi ang sabi dyan is 10,000 times 10,000 times 1,000 by thousands. Hindi, Brother John, kasi sa calculator. Oh, so na yung dami ng anghel. Yung dami ng anghel. So hindi ito talaga maaring maging isang sikreto na pagdating. Oh, kasi ang binabanggit ng talata, kasama niya ang lahat. So pag lahat ng mga anghel, walang natitira sa langit. Sa langit, oh. Oh, kapag siya darating, bababa lahat ang mga anghel. Then, and before Him shall be gathered all nations and He shall separate them one from another as a shepherd divided his sheep from the goats. No? So ito na yung panahon ng pag-ihiwalay. No, ihiwalay na. Pag-ihiwalay. Ang maliligtas sa kanan, ang hindi maliligtas sa kaliwa. Sa kaliwa. So ito yung kalagayan kapag dumating ang ating Panginoon. Pero mapapansin mo, lahat ng ginagamit natin, hindi po sikreto ang kanyang pagdating. Now, atin pang titingnan ang ibang mga talata. Sabi niya dito, for there shall arise, mayroong babala, kasi itong word na secret, saan ba natin makikita? Kung ating babasahin po yung Matthew 24, yung word na secret, hindi po yun pabor. Mayroon pong babala si Jesus Christ. Kapag mayroong Kristo na darating, tapos sikreto, mayroon siyang warning na kailangan hindi kayo maniniwala. Katulad nito, Brother Noel. Sa 24, versikulo 24, for there shall arise false Christ, and false prophets, and shall show great signs and wonders. Ang tinutukoy niya dito, Brother Noel, yung false Christ and false prophet, mga religion po ito, Brother Noel, na nag-exist sa huling kapanahunan bago si Kristo darating. Okay. No? At gumagawa pa sila ng great sign and wonders, gumagawa sila ng mga milagro. No? Mga malalaking relihiyon ito. Mm, in as much that if
it were possible, this shall deceive the very elect. Elect. No, ang pag kung maari kanya pang malilin lang ang pati mga hinirang. Pati mga hinirang ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, behold, I have told you before. No? Mayroon ng babala ang Panginoon. Wherefore, if this shall see unto you, behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chamber, believe it not. Okay. So, ito brother John, ang ating ngayong bibigyan pansin. Yung salitang siya ay nasa disyerto, kaya siya ay sa isang secret na kinalalagyan. Kinalalagyan, ha? Oh. Yan ang ating bigyan na emphasis, brother John. Oh, mapapansin ninyo, mayroon na siyang babala before niya binigay yung talata patungkol sa false Christ na magpakilala. No, sabi niya, maraming manlilinlang na darating. Pero ang gagamitin na method ng manlilinlang, mayroong Kristo na darating, bababa sa lupa, at ano ang kanyang panglilinlang? No? Wherefore, if this shall see unto you, behold, he is in the desert. Magpapakilala pala itong false Christ na nasa isang locality na lugar, nagtuturo, nangangaral, no? False Christ yan. No? For example, yung sa Davao ngayon, Brother Noel. Oo. No? Yung meron yan, Brother John, na nagpapakilala na siya yung anak. Oh, siya yung anak, no? Siya na ang anak ng Diyos. No? Kinuha na niya yung prerogative ni Jesus Christ. Mag-ingat po tayo niyan. No? Kasi katuparan, oo. Oh. Katuparan din yan, isa sa katuparan. Maraming mga false Christ that will arise. Kapag mayroong magsasabi, nandun na sa Davao, ang pinakasentro ng Jerusalem, oo. Ay mag-ingat po tayo diyan. Sabi ni Kristo, huwag kayong maniwala. Maniniwala. No, huwag kayong pupunta. Kung siya ay magsabi ano nandoon siya sa secret chamber, secret na kwarto, uh-huh. O lugar, o huwag kayong pupunta. No, kaya nga ang ating talakayan ngayon ay kami po hindi pabor o hindi kami sang-ayon sa salitang secret rapture. Kasi ang secret rapture hindi po ito pabor sa turo ng Panginoon sang-ayon sa Biblia. Kung mayroong secret, mayroong babala ang Panginoon na huwag ninyong paniniwalaan at huwag kayong pupunta. Pero bakit? Kasi binasa natin yung 26 yun, Brother Noel. Sa 27, for as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will the coming of the Son of Man be. Pag, Brother John, pag madilim talaga ang panahon, pag yung umaambon-ambon, tapos gumuguhit yung kidlat, talagang makikita mo, Brother John, na yung liwanag ng kidlat na ganito sa Brother John na pagkaganda so, siya, no? Pag kidlat, kasi ang pagdating ng Panginoon, hindi siya sikreto. No? Kasi kung mayroong sikreto na dumating, hindi po yun ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon. Kasi sa 27, for us, the lightning come from the east. Oo. No? At itong lightning, mula sa silangan, papuntang kalunuran, maguhit yung kidlat, Brother Noel. No? Ay ganun din ang paraan, ang ano, pangyayari kapag dumating ang ating Panginoon Jesus. Ang ating Panginoon. Okay. So, ibig sabihin, ang pagdating ng Panginoon, Brother Noel, hindi siya sikreto. Oo. Kung mayroong dumating na sikreto, hindi po yun totoo. Totoo. Oo. No? Tandaan natin, kung mayroong darating na sikreto, hindi po yun totoo. Kasi ang pagparaan, ang manners, ang paraan kung siya darating, mayroong kidlat. Oo. Kung paano ang kidlat na nagmula sa silangan hanggang sa kalunuran, ang paliwanag ng Biblia, ganun din ang pagdating ng anak ng tao. So maliwanag yun. Ha? Ngayon ating titingnan, at kapag magkakaroon ng kidlat mula sa silangan hanggang sa silangan, ano ang kasunod na mangyayari? Naalala ko yun, Brother Noel, yung sa Apokalipsis, ano? Size 14, ang langit ay parang nalululun na babasahin, parang nalululun na aklat. No? Ang mga pulo mawawala sa kanilang kinalalagyan. Sa Tesalonica, mayroon ito yung sulat ni Apostol Pablo, 4:16. For the Lord will descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trump of God. Okay. No? Mapansin niya? Tatlong salita, mga brother, yung ating papansinin dito. Yung shout, voice, at saka yung trump of God. Okay, sige, Brother John. Mapapansin niyo, itong tatlo, Brother Noel, kapag bababa ang ating Panginoon, kasi
For the Lord shall descend. So bababa siya, oh, Brother bababa Noel. Siya. Oh. Galing sa langit, papunta sa lupa. Pero habang siya pababa dito, Brother Noel, mula sa langit, papunta sa lupa, atin itong marinig ang shout. Oh, sigaw. Yeah, sigaw. Mayroong malakas na sigaw. And with the voice of Archangel. No, tandaan ninyo, sino itong, ano itong voice of Archangel? Ang Archangel sa Biblia, pag pag-aralan ninyo ng malalim kung sino itong Archangel, si Jesus Christ. Oo. Sa kanina, Brother John, doon sa una nating talata, yung sa Juan 5, sabi doon sa mga yung mga nasa libingan, maririnig nila ang tinig ng trompeta. So, yung tinig ng Panginoon, maririnig nila. So ito yung tinig na magpapabangon doon sa mga namatay o mga para napadbasa ko, Brother John, ah. Pero ito yung tinig na to. So maririnig yan. So merong sigaw, merong tinig, at saka trompeta. Trompeta. Kung ating mapapansin yung pictures, ang bawat angels niyan ay may kanina sila mga trompeta. So kung 10,000 times 10,000 times 1,000 of thousands, Brother John, hindi yan script, Brother John. O sa San Trompeta Plum, siguro Brother John, tagang maririnig na talaga. Maririnig na. Yanig na ang yanig, ano yan. Yanig, oo. No, mapapansin ninyo. At hindi lang yan, no? May, hindi lang trompeta ng anghel, Brother Noel, kundi voice of the archangels with the trumpet of God. No? Bakit trompeta mismo ang hihihip, hindi ang anghel? Kasi sa pamamagitan kasi ng trompeta ng Diyos, Brother Noel, dito mabubuhay ang mga namatay. Namatay, katulad dito sa kasunod, no? And the dead in Christ shall rise first. No, mapapansin niyo, kapag marinig nila yung huling tunog ng trompeta, kasi hinihintay lang pala ng mga patay, kapag dumating ang ating Panginoon, hinihintay lang nila marinig yung huling tunog ng trompeta. Kaya nga yung sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 15:51 hanggang 54, hindi tayong lahat matutulog. Matutulog, no? Hindi tayong lahat mamatay. Pero tayong lahat babaguhin sa isang kisap mata. Sandali, sa isang kisap mata. Sa huling pagtunog ng pakakak. Pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak, tapos lalabas yung mga patay sa libingan. Kanina, no? Na wala, yung mapala na pag-asa. Kasi sa paglabas ni Brother John dun sa libingan, yung balat, no? Nalalaylay yan, Brother John. Yung mukha na nalalaylay na nagkakaroon ng wrinkles. Brother John, doon makita yung tunay na ako talaga. Kung gaano kagwapo, Brother John, sa panahon na yun. Yung ang ating lakas, Brother John, ng ating kabataan ay tagang ibabalik ng ating Panginoon yan. Kasi magkatrabi sa space, bibigyan niya tayo ng isang immortal. Na katawan. So, tagang napakaparad, Brother John, maparad na pag-asa ang sabi ni Pablo. Pablo. No? Ito yung hinihintay natin na mararanasan. No, ito, Brother John, nauna pa ako, Brother John, sa talata kanina, no? So, sabi sa 28, sabi niya, huwag kayong manggigilalas. Sabi niya, sapagkat darating ang oras. No? Na ang lahat ay mga nasa libingan ay babangon. Maririnig na ang tinig, Brother John. Ito yung kanina. Yung tinig kanina na nabasa niyo doon sa isang talata, ito yung tinig, no? Na maririnig. Para, Brother John, ano? Isipin mo, Brother John, yung mga patay, no? Sa kanina-kanina mga libingan ay maririnig nila ang tinig ng ating Panginoon. Ayun. Kaya nga sabi niya, huwag kayong magulat, huwag kayong mamangha na darating ang oras na ang lahat na nasa libingan, ito yun, makakarinig na ng kanyang tinig. Tinig. No? Pagkatapos marinig yung kanyang tinig, no? Lalabas sila. No? Yung gumawa ng mabuti, ano ang kanilang matatanggap? And unto the resurrection of buhay. Life. No? And did that done evil unto the resurrection of damnation. So okay, ito yung pangyayari. So ang pagbabalik ng Panginoon, mayroong sunod-sunod na pangyayari, Brother Noel, na mangyayari. Kaya nga, kapag mayroong darating na Kristo, tapos ang paniniwala nila si Kristo, ay hindi po yun biblical na teaching. No? Kasi ang turo ng Biblia, kapag siya ay darating, mabubuhay ang mga patay. Pero yung turo sa secret rapture, ano nangyayari sa mga patay noon kapag siya ay darating? Parang wala, Brother John, kasi buhay ang kanilang, ang focus kasi ng rapture is yung buhay lang eh. Wala. Buhay lang. Hindi nakasama doon ang mga namatay. Kaya nga, hindi atin itong tinatalakay ngayon para maating maintindihan ang mga, mamaya aming idedetalye
ang sunod-sunod na mga pangyayari kapag ang Panginoon ay darating, no? Okay. Pati yung isa pang brother John na gusto kong puntuhin, yung lahat silang mga nasa libingan. Oh, kasi ang paniniwala brother John ng karamihan is umaakyat sa langit right away pag namatay ang isang tao. Umaakyat ang langit. Pero ang sabi ng talata, brother John, ito ang sinasabi ng ating Panginoon, sabi niya, ang lahat ay nasa kanilang libingan lamang at nag-aantay ng huling tunog ng trumpeta. Kaya mga kapatid, sa inyong pagsasaliksik, talaga namang kung atin lamang papansinin ang mga talata, hindi ka tayo, brother John, maliligaw ng mga bulaang tagapagturo. Dahil napakaliwanag na ang lahat, brother John, ay nakahimlay sa kanila lamang mga libingan. No? Kaya nga, hindi totoo na pagkatapos mamatay, nandoon sa langit. Oo. Kasi binabanggit dito, lahat na nasa kanilang libingan. So, oo, pag sabing lahat ng mga patay, nandyan lang pala sa libingan, wala pa yan sa langit. Wala pa. So, kapag darating ang Panginoon, sila yung lalabas. At saka na nila, doon na nila matatanggapin yung buhay. Yung buhay. No? Kapag tutunog ang huling trumpeta. Yung ating kasunod, ito yung ating pag-aralan ngayon noon. Mayroong babala, ang secret rapture ito by biblical. No? Okay. Kasi ating tatalakayin ito, ang ginawa natin kanina, ating binabasa, tinatalakay natin yung mga talata patungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Pero sa ating mga binabasa kanina, Brother Noel, walang nagpapakita doon na sikreto. Brother, pwede mo ibalik isang... Mayroong isa ang nagpapakita. Okay. Pero, gusto pansinin natin mga kapatid, yung una kanina, ang sabi doon sa 24-7 is para siyang kidlat na gumuguhit. Ibig sabihin, nakikita ng ating mga mata. Ang sunod na talata is naririnig. Ibig sabihin, brother John, ang pagdating na to ay na makikita ng mata at na naririnig, maririnig ng tainga. Kaya hindi to, brother John, hindi to sikreto. Sikreto, brother John. So, yun, malinaw yan, ha? At kaya nga ating pag-aralan nga, Brother Noel, pero saan ba nanggagaling itong doktrina na secret rapture? Oo. Atin itong tatalakayan, kasi bias kasi, Brother Noel, kung ang ating tatalakayan lang ng mga talata ay tungkol lang sa second coming, tapos atakihin natin ang secret rapture, amin ding ipapakita sa inyo ngayon, saan ba kinukuha ng mga Protestant religion itong doktrina sa secret rapture, anong talata ang kanilang basehan, ating gagamitin ngayong gabi, yung mga talata, Brother Noel, na kanilang ginagamit. Oo. At kung mayroong interpretation ng Biblia, ating pahintulutan na i-interpret ito sa kanyang sarili. Okay. At ito yung ating gagamitin ngayon. So ating pag-aralan ito, kasi mayroong, ito yung babala number one, no? Ang secret rapture, ito by biblical. Okay. Atin itong tatalakayin. No? Pangalawa na ating tatalakayin ngayong gabi, babala number two, ang second coming of Christ. Siya ba ay aapak sa lupa? Aapak sa lupa? Siya ba ay maglalakad sa loob ng panahon na ito? Siya babalik sa lupa, Brother John? Ang paraan o ang mga pangyayari ba sa kanyang pagbabalik kung siya darating muli sa ikalawang pagkakataon? Aapak pa ba siya sa lupa at mga ngaral? Amen. No? Ito ba yung ating tatalakayin, tapos ang isa sa ating tatalakayin pangatlo, yung second chance. Yung second chance during millennial phase na nandito sa lupa, bibigyan na daw ng second chance ang mga hindi maligtas. At isa, Brother Noel, yung pelikula tungkol sa Leave Behind, Leave Behind video or theory, na kapag mayroong secret rapture daw, Brother Noel, na mangyayari. Mm-hmm. No, yung lahat na maliligtas, sikreto lang yan, mawawala. Pag ikaw nasa bahay, maliligtas ka, Brother Noel, mawawala ka lang bigla. No, hindi alam ng iyong asawa. Ang problema, problema, Brother John, doon, kung ako ay nasa aeroplano, at ako ang piloto, di ba? So, dapat ba? Kung Brother John, maaaring siguro sabihin nila na pilosopo yun, ang comment ko na yun, pero hindi eh. I-consider natin na rapture eh. Anytime mayroon mga tao na aagawin na eh. Ay kung nagkataon talaga, Brother John, na yung yung piloto na yun, sino yung ang i-rapture, papano na lang yung mga sakay ng aeroplano? Sa train. Sa train. Kung yung ang nagmamaniho noon ay sinangkukunin, papano na lang? Kaya dapat ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay ang mga ganitong sitwasyon, i-consider natin in context doon sa mga talata na ginagamit ng ating mga kapatiran na to. For example, katulad mo, driver ka ng bus, no? O service ng university. No, for example, marami kang sakay na estudyante.
Oh, katulad ko rin na nagmamaneho ng tricycle, no? Tapos kukunin ako bigla, ay nako, madidisgrasya. So, ating itong lilinawin sapagkat ito'y ating pag-aralan ng malinaw. Saan ba nanggagaling? Saan ba kinukuha ng ating mga kaibigang mga Protestant na nagtuturo tungkol sa secret rapture, yung mga talata? Atin itong itatalakay, Brother Noel. Yeah, okay. At alam ninyo, dalawang talata ang kanilang ginagamit tungkol sa secret rapture. Ang una, mababasa natin sa Matthew 24. At ang pangalawa ay Lucas 17. Okay. No? Kung ating babasahin, Brother Noel, ito yung mga talata sa Matthew 24. Kung ating babasahin, abangan ninyo paano namin ito ipapaliwanag sapagkat aming i-interpret, ating pag-aralan ang kanilang interpretation, Brother Noel. Okay. At pagkatapos, ating titingnan saan sila nagkakamali sa interpretation na ito po'y hindi tamang pag-interpret at atin itong aayusin. Okay. No, for example, tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, ito po'y mababasa natin sa Matthew 24 mula 36. Na ito yung sabi ng talata, Brother Noel, sinulat ko ito sa Tagalog. Subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Okay. No? Kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang ama lamang. Okay. No? Kaya nga, sinasabi nila dito, yung walang nakakaalam, kinuha nila yung word, kung walang nakakaalam, ibig sabihin, secret yan. Uh-huh. No? Pero hindi yon ang konteksto ng ano. Ang sekreto dyan, hindi ang kanyang pagdating, hindi ang manner of his coming, kundi ang sekreto dyan, yung panahon. Yung panahon. Sabi niya, ano ba dito? Tungkol sa araw at oras, uh-huh, ay walang nakakaalam. Kahit ang ama, ang anghel, ang anak, kundi ang ama lamang. So, hindi tinutukoy yung paraan kundi yung kung panahon. Sekreto ba ito ano, kung di ang tinutukoy dito na walang nakakaalam ay ang panahon. Walang nakakaalam sa araw at oras. Yun yung kung kailan siya nadarating. Yun ang sekreto. Yun ang sekreto. Oo. Pero yung pag rapture ay hindi kasama yon sa talata. Oh, wala pa yung rapture din pa. Ating titingnan sa kasunod sa 37 kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. No, kung paano daw sa panahon ni Noe, gayon ang pagdating sa anak ng tao, pinapaliwanag ni Jesus Christ. Hindi nila namamalas hanggang sa dumating ang baha. At tinangay silang lahat, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Okay. So kung paano sa panahon ni Noe, ganun din daw ang pagdating. No? Ang hindi nakakaalam, mamaya, ito yung ginagamit nila. Kasi nagiging sekreto yun, like thief in the night. So, kaya may dalawang tao. Kaya nga, ito na yung ginagamit, Brother Noel, mm-hmm, no, hanggang 42. Ito na yung rapture. Oh, ito na yung binabanggit nilang rapture. Dito nila kinuha yung word na secret rapture. Oo. No, isa-isa kanilang so, dalawa pa lang ang pinanggalingan na ugat ng salitang ito. Oo. Yung secret, yun yung sinasabi na hindi alam. Oo. Pero in context doon sa talata na yon, yung hindi alam, yung kung ano kung kailan darating, pero yung pamamaraan ay talagang hindi sa sekreto. O kasi nakita ng mata at narinig ng tenga. Okay. So yun yung ano. Kaya nga sabi niya dito, ito yung isa sa kanilang ito yung pag-translate nila, Brother Noel. Ito nagka-problema sa kanilang pag-translate. Okay. Karamihan sa pagtuturo, sa mga nagtuturo, ang translation doon ang problema. Okay. Kasi hindi nila pinahintulutan na ang Biblia magsasalita sa kanyang sarili. Kung paano nila nabasa ang talata, sila ang nag-interpret sa talata. Okay. Yan yung doon ang pagkakamali. At yun yung tinatawag na exegesis na pag-translate. Sabi niya dito, ito yung paniniwala nila, Brother Noel, tungkol sa secret rapture. Uh-huh. Kaya nga may dalawang taong pumunta sa bukid, ang isa kukunin, ang isa iiwan. So, ibig sabihin, so bakit ang isa kukunin, ang isa iiwan? Kaya nga, yun yung doon na porma, doon na buo ang paniniwala tungkol sa secret rapture. Uh-huh. Kasi sa panahon na dumating ang Panginoon, dalawa silang nasa bukid, ang isa kukunin, ang uh-huh, isa iiwan. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa isang gilingan, ang isa kukunin, ang isa iiwan. Oh, magbantay kayo
sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw dumating ang inyong Panginoon. Okay. No? At hindi lang yan ang Mateo ang ating gagamitin, Brother Noel. At ito, at sa 43, mayroon pa palang 43. Ngunit unawain ninyo ito kung nalalaman ng puno ng sambayan ang isang sa anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya na hindi niya hayaang pasukin ang kanyang bahay. No? Ito yung ang pagdating ng Panginoon, secret, because it is like thief, no? Parang magnanakaw. Dito ang pagdating. Dito kasi, Brother John, binibigyan sa talatang ito na kung ikaw ang magmamayari ng bahay at kung alam mo darating ang sa alauna, antayin mo hanggang alauna talaga. pero hindi natin kasi alam kung kailan sa darating. Yung oras, Brother John. Oras. Pero yung pamamaraan, tayo talagang kitang-kita, Brother John. At narinig-narinig talaga. Narinig. Kaya nga, sa Mateo yun, ating binabasa, dalawa lang yang ano, Brother Noel, ang basihan nila tungkol sa secret rapture. Uh-huh. Ang ikalawang talata, dito mababasa natin sa Lucas 17:34 okay. to 36. Ano sabi niya? Sabi niya dito, o pakibasa, Brother Noel. Okay, sabi niya, I tell you, in that night, there will be two men in one bed. Mm-hmm. The one will be taken and the other will be left. Two women will be grinding together. The one will be taken and the other left. Two men will be in the field. The one will be taken and the other left. Mm-hmm. Okay. So, ito yung ginagamit niya sa Lucas, Brother Noel. At alam ninyo, lahat ng mga pastor na nagbabasa, naniniwala sa secret rapture, ito mm-hmm. yung kanilang basihan. Mm-hmm. Ang basihan sa doktrina sa secret rapture, dalawa lang, Matthew 24 at saka Lucas 17. Okay. At dito nabubuo ang doktrina sa secret rapture. At sa 40, ano, na napapansin ninyo, nang tinanong ng mga alagad, kasi ang Panginoon ang nagsasabi dito, Brother Noel, no? One will be taken and the other left. Pero napapansin ninyo, tinapos ito na sa 43, where, Lord? No? Saan ito, saan ang kukunin? No? Saan papunta yung kukunin? Kasi ang paniniwala sa secret rapture, Brother Noel, ito yung paniniwala. Okay. No? Saan ba dito ang maliligtas sa dalawa? Ating tatalakayin ngayong gabi kasi itong secret rapture, pag mangyayari ang secret rapture, sa dalawa na kinuha at ang isa iniwan, sino ba dito ang maliligtas? Okay. No? Yung kinuha, Brother John? Kinuha? Oo. Maliligtas o yung iniwan? No? Mamaya ating tatalakayin yan kasi mapapansin ninyo, paano natin i-translate ang Lucas 17 37. Sa 36, ito yung paliwanag niya, di ba tatlo yung dito, Brother Noel, ano? Dalawa sila na nasa isang higaan. Okay. Ang isa kukunin, ang isa iiwan. Dalawang babae nagagaling sa isang gilingan. Uh-huh. No? Ang isa kukunin, ang isa iiwan. Dalawa namang lalaki ang nasa bukid, ang isa kukunin, ang isa iiwan. Pagkatapos sa 37, nagtanong ang mga alagad, where, Lord? No? Sumagot ang ating Panginoon, He said unto them, wherever the body is, there's the eagles will be gathered together. Gagamitin natin yan mamaya sa pag-interpret, mahalaga yan. Ngayon ating titingnan ngayon, no? Kung hindi totoo, ito yung tanong na ating tatalakayan, Brother Noel. Okay. So, sa inyong talakayan ngayon, kung hindi totoo ang secret rapture, kasi maraming naniniwala dito sa secret rapture, no? Paano natin ipaliwanag ang Matthew 24:36-43 at saka Lucas 17:34-37? So, paano natin ipapaliwanag na ang talatang ito, hindi ito sikreto? Okay. No? Ating i-settle down ito, Brother Noel, yung isa na kukunin at isang Iiwan. Okay. No? Ating babalikan yung talata. Okay, sige. Sa Lucas. Maganda ito, Brother John? Sa Lucas 34:36. No? Pag babasahin mo ulit, Brother Noel, okay. At ating ipapaliwanag ito, ano bang kahulugan nito? Okay, sabi niya, I tell you, in that night, there will be two men in one bed. Okay, diyan mo tayo, Brother John? Mm-hmm. Okay. Then, one will be taken and the other will be left. No? Okay. So sa pagdating ng Panginoon, dalawa lang yan. Napapansin ninyo, dalawa yan. Dalawa
sila na nasa higaan. Dalawa sila na nasa higaan. Oo. At dalawa din sila na nasa gilingan. Oo. At dalawa sila na nasa bukid. Mapapansin ninyo pareho yung dalawa. Oo. No, kung inyong babasahin tapos inyo itong gagawing literal, magka-problema po ang interpretasyon. No? Pero kung ating pag-aralan ito, gagamitin natin ang Bible symbolism, madali lang nating intindihin ito. Okay. No? Kasi sapagkat kung sabi ni Jesus Christ, I tell you in that night. Uh-huh. Kasi darating ang Panginoon gabi. Sa panahon ng gabi, no? No? Night of ano, yung night of sin. Kasi ang pagdating ng Panginoon, kadiliman ng kasalanan. Uh-huh. Katulad sa panahon ni Noe. No, sabi niya kung paano ang kapanahunan ni Noah. So, in the darkest hour of sin, no, ng sa kasalanan. So, I tell you in that night there will be two men in the bed. Ano ba itong ating tatalakayin? Ano itong higaan? Okay. No? Kung ating pag-aralan itong higaan, walang ibang tinutukoy 'yon, Brother Noel, libingan 'yan. Okay. No? Dalawang nasa higaan. Kasi pagdating ng Panginoon, Brother Noel, nagiging apat na grupo ang tao. No? Yung patay na matuwid. Oo. At patay na masama. Yung buhay na matuwid. At buhay na masama. Oo, mapapansin ninyo, uh-huh, ang tinutukoy dyan, hindi po yun literal. Mapapansin ninyo, kung dalawa sila na nasa higaan, ito yung mga grupo ng mga napatay. Yun yung grupo ng mga namatay sa libingan. Uh-huh. Pagdating ng Panginoon, ang isa dyan, kukunin niya. Kukunin, ang isa iiwan. Yun yung ibig sabihin. Yun yung kanina sa Juan 5:28, di ba? Uh-huh. Ang sabi ay, ang pagkabuhay papunta sa buhay na walang hanggang, at ang pagkabuhay patungo sa paghahatol. Yun so, yung so dalawang grupo. Dalawang grupo, Brother John. So ito yung silang dalawa, dalawang na nandoon sa libingan. Na, so, napapansin ninyo? Kaya nga, pagdating ng Panginoon, dalawa sila na nasa, napapansin ninyo, one bed? Oo. Kasi isa lang ang tulugan ng mga patay. Oo. Nasa kanilang mga libingan. Libingan. Okay. No? Kung ating babasahin, Brother Noel, magagawin nating malinaw, biblical ba yung inyong paliwanag? Okay. No? Okay, ating titingnan natin. Sa Daniel, kung inyong babasahin yung aklat ng Daniel 12, versikulo 2, marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. No? Ang iba sa walang hanggang buhay at ang iba sa kahihiyan at walang hanggang sa pagkapahamak. So, biblical yun, Brother Noel. So, sa pagdating ng Panginoon, dalawa silang nasa higaan. Higaan ng kamatayan, higaan na alabok. Kaya nga, mapapansin ninyo, marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa, magigising. Pero, amen, kapag magising yung mga patay, kasi pagdating ng Panginoon, mabubuhay ang mga patay. Okay. No? Pagkabuhay sa mga patay, ang isa dyan, kukunin ang isa, maiiwan. Iiwan. No, nakukuha ninyo? Ito yung biblical explanation kung paano natin i-interpret. Kung ang pag-interpret ninyo, secret, literal, magkakaroon ng problema ang Biblia sapagkat kung inyong pag-aralan ang second coming of Christ, hindi talaga sekreto. No? Amen. Pero ang ginagamit ninyong sekreto, ang pag-interpret lang ang hindi tama. No, nakukuha ninyo? Kaya nga, kung ating uulitin din yung sa Juan. Ayan. No, di ba? Mababasahin mo, Brother Noel. Sabi niya, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras ng lahat. Brother John, ang lahat. Lahat ng mga patay na nangasa libingan ay makarating na kanyang tinig. Mm-hmm. At magsisilabas. Ito yung mensahe niya, pareho doon sa Daniel 12. Pareho niyo. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghahatol. Dalawa, Brother John. Dalawa lang talaga. Kaya nga, dalawang natutulog sa isang higaan, ito yung mga lahat ng mga patay. Amen. Ang isa doon kukunin, ang isa maiiwan. Iiwan. Oo. No? Yung iiwan siyang patay, no? Iiwan silang, mananatili silang patay sa kanilang mga libingan. No, ngayon nating titingnan naman, no, uulitin natin yung dito sa, uulitin natin, Brother Noel, yung, yan, di ba? Okay. So, atin nang nasold, no, yung mga dalawa na nasa
kanilang higaan. Okay. Ang isa kukunin, ang tinutukoy niyan, sa pagdating ng Panginoon, apat na grupo ang tao. Amen. Ang patay, dalawang grupo. Oo. Ang isang grupo sa patay, maliligtas. Ang isang grupo, hindi. Hindi pa. Mapapansin ninyo, ano naman itong dalawang babae? No? Two women will be grinding together, one will be taken, and the other left. May iwan naman. So, yeah. Ano itong dalawang babae? No? Hindi ko lang nalagay ang talata na ano, naghahol lang ako sa oras. Pero kung gusto ninyong mapapanood yung tungkol sa talata patungkol sa dalawang babae, kasi ang Apokalipsis, Brother Noel, mayroong dalawang babae dyan. Mm-hmm. Yung Apokalipsis 12, at yung saka, pure na babae, at saka yung 17, yung patutot na babae na maraming anak. Mariho silang may anak. Ang chapter 12, ang anak niya lalaki. Uh-huh. Yung anak niyang lalaki dinala sa langit. Okay. No? Naghahari. Tapos itong patutot sa Revelation 17, babae na maraming mga anak na nagpapatutot din ang mga anak. So ano itong dalawang babae na naggiling sa gilingan? Ito yung iglesia, dalawang iglesia na badatnan ng Panginoon. Isa, pure church. Oo. At ang isa, apostate church. Okay. No? Kaya nga, mapapansin ninyo, gumagiling sila kasi pinaprocess nila ang food, Brother Noel. Kasi mula sa kanila, sila nagpapakain sa salita ng Panginoon. Pero ang isa, pure. Ang isa, apostate woman. Apostate siya. Isa, dalawang iglesia ang madatnan ng Panginoon. Yung isang babae na nagpapatutot, no? Maraming mga anak na babae nagpapatutot, pero yung isa, pure woman. So, Brother John, may ang mga salitang ito pala ay meron pala itong mga mahalagang mensahe, no? Grinding, ibig sabihin, ito yung food na pinapaprocess na siyang pinapakain ng babae. Mga doon doktrina sa kanila, nilang ano? Doktrina, oo. Galing sa salita ng Panginoon, nagtuturo yung isa na pure, pero yung isa naman, nagpututuro ng mga apostasy, no? Mga apostasy. Okay. No? Kaya nga, mapapansin ninyo, dalawang babae, pag dumating ang Panginoon, ililigtas niya ang iglesia na tunay, at ang iglesia na hindi, no? May iwan. No? Nakukuha ninyo? So, dalawa-dalawa lagi, ano? Dalawa. At hindi lang dito, sabi niya, dito yung pangatlo, two men will be in the field, one will be taken, and the other left. No? Okay. Kung nasulbad natin, Brother Noel, ang una, madali nating isusolve ang pangatlo. Kasi ano ito? Kung itong una, ito yung mga patay, ito yung mga buhay na badatnan ng ating Panginoon. Na napapansin ba ninyo yung sa Lucas, sa Matthew 13, yung parabola ng Panginoon mula 18 hanggang 24, yung parabola, Brother Noel, tungkol sa ano? Manghasik. Uh-huh. No, naghasik siya ng ano sa kanyang bukid. At anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon doon sa 37? Sa bandang huli. Ang bukid ay ang sanlibutan. Uh-huh. No? Kaya nga yung mga tao, yung ano, the field is ano, ang bukid na tinatarbahuan nitong dalawang lalaki, ito yung ating sanlibutan. Amen. Ito yung mga taong buhay na madatna ng ating Panginoon. Mm. Ang isa kukunin, ang isa ay iiwan. Amen. No, katulad dito sa ano, ito yung mga taong patay na madatnan. Oo, ito naman yung mga buhay. Mga buhay ito. Oo. Na ano. Pero ang nagbabasa nito, Brother Noel, nang nabasa nila ito, ginawa itong literal at ginawa nilang sekreto pala ang pagdating ng Panginoon. Tapos hindi lang nila tinuturo na mayroong secret rapture, mayroon pa silang tinuturo, Brother Noel, na mayroong 7 years tribulation. Ay. At yung sa 7 years tribulation niya, yung tinatawag nilang second chance. Okay. No? Yung hindi makasama sa secret rapture, mayroon pa silang second chance within 7 years, sa yung 7 years of tribulation. Yung secret rapture nga, hindi yun biblical. Paano pa kaya nagiging biblical ang 7 years? Okay. So, Brother John, sa second chance, kung ako, Brother John, ang tatanungin mo, favor sana ako doon? Sa second chance niyan, favor sana ako diyan? Kung yan ang turo ng Biblia, kaso lang nagkataon na hindi yan ang turo ng Biblia. Ang second chance ay, kung atin lamang iisipin, mga kaibigan, mga kapatid, ang second chance is araw-araw natin na nararanasan. Sa pag-isip natin sa umaga, panibagong chance yan, Brother John.
Second chance yan lagi sa ating buhay. Buhay na binibigay ng Panginoon. Tuwing umaga na pagising natin, second chance, second chance, second chance. Sa loob ng 60 years, binigyan tayo ng second chance. Gano'ng karaming second chance yon? Bakit pa tayo bibigyan ng panibagong second chance doon sa 7 years of tribulations? Samantalang binibigyan tayo ng buong buhay natin. Ng buong purong buhay. Puro second chance yung Brother John para sa atin. Ito ang paniling lang ng Brother John ng kaaway. Sa nakita ko ha, ito yung kanyang paniling lang. Kasi sa mga sa tao ngayon na nag-aantay sa Panginoon, ang motive sa buhay is magpapakabala sa Brother John. Nandoon yung kanyang motive na ang karakter ng Panginoon ay ma-develop sa kanya. Habang siya nabubuhay. Habang siya nabubuhay. Ay kung tuturo ka ba naman Brother John na mayroon pang second chance, doon na lang ako? Bakit pa ako ngayon magpapakahirap ngayon Brother John na sumunod sa Panginoon? Papakahirap ako na huwag mga nigerilyo. Papakahirap ako na hindi kumain ng baboy. Bakit pa ako ngayon magpakahirap niyan? Mayroon naman pang second chance doon. Doon na lang ako. So mga kapatid, mga kaibigan, yung pong turo na yan na second chance, hindi po siya biblical. Hindi po siya natin makikita sa salita ng Panginoon, Brother John. Yung mapapansin ninyo, ang pagdating ng Panginoon, wala ng second chance kasi kukunin na niya. O, mamaya, Brother John, mabuhasan natin mamaya. So, ganun yung ano. So, pagpapansinin ninyo, no, pagkatapos pinapaliwanag ng Panginoon itong tatlo na nasa higaan, nasa gilingan, nasa bukid, ang isa kukunin, ang isa maiiwan. Nagtanong yung mga alagad, Brother Noel. Okay. Sabi ng mga alagad, "Where, Lord?" No? Sabi niya, "Saan? Saan itong kukunin?" Pero sabi niya ito, "He said to them, wherever the body is, there the eagles will be gathered together." So, saan dito ang maliligtas sa dalawa? No? Ang kukunin o yung maiiwan? Pagbigay tayo ng example, Brother Noel, kasi okay, mayroon ng dalawang judgment ang ginagawa ng Panginoon sa panahon ni Noe. No, mapapansin mo ba sa panahon ni Noe? Sino bang napahamak doon? Yung naiwan o yung inalis? Inalis. Mapapansin ninyo. No? Nang ang sanlibutan nagiging masama sa paningin ng Panginoon, nilinis ng Panginoon ang sanlibutan. Oo. No, mapapansin ninyo, nang inalis ng Panginoon, nang nilinis niya sa pamamagitan ng baha, sino ngayon ang naiwan? Sino ang naiwan? Oo. Nagpapatuloy ang buhay. No, napapansin ninyo, ang inalis. Pinagpistahan, Brother John. Pinagpistahan yon. Napapansin ninyo, ang doktrina ng secret rapture, ang inalis doon ang naliligtas. Baliktad. Baliktad ang pangyayari, Brother Noel. Oo. Pero sa example ng Biblia, ang inalis ang napahamak. No, napapansin ninyo? Yung mga inalis. Inalis. Yung sa panahon ni Noe. Sino ba ngayon ang naliligtas? Yung naiwan o yung inalis? Inalis. Ang naligtas doon yung naiwan. Disgrasya to, Brother John. isa din yung nating ano, no, Brother Noel. Sa panahon sa Sodoma at Gomorrah. No. Sino ngayon ang naliligtas, yung naiwan o yung napahamak sa apoy? Yung naiwan pati ko. No, diba? Nagpapatuloy ang buhay yung naiwan. Naiwan. No. Pero ang doktrina ng secret rapture, Brother Noel, ito tinuwid lang natin. Uh-oh. Ang doktrina nila, ang naligtas ang kinuha. Kinuha. Tapos yung iniwan, mayroon pang second chance. Oo. No? Kaya nga hindi yun siya, paano yun nagiging biblical? Kasi ang paliwanag sa Biblia, kung mayroong naalis, mayroong naiwan, ang naligtas na nagpapatuloy ang buhay yung naiwan. Amen. Ang inalis. At ganun din yan sa huling panahon pagdating ng Panginoon, Brother Noel. Sino ngayon ang aalisin ng Diyos sa dalawang grupo? Aalisin ba niya yung mga matuwid? Iyan ang maiiwan, Brother John. Ito ang maiiwan, Brother Noel. So sa lahat ng mga tao na nasa bed, nasa field, at nasa dalawang babae, ang iiwan ng Panginoon dyan ang matuwid. Para ba yung trigo, di ba? Oo, napapansin. Nung kanilang niliglig ito, yung nahulog, yung naiwan, yun yung matinggas, yung mukha, di ba? Yung pure na uhay, di ba? Samantalang yung ipa ay nilipad. Yun yung nalis, ano? So, tama ang Brother John. Nakuha mo. Yun yung pagkakaiba. Oo. Kaya nga, hindi talaga biblical
itong tinatawag na secret rapture, kung pag-aralan mo ang ang ano nang sa halimbawa na sitting niya, no? Sa sitting niya sa paliwanag so, ng Biblia. Brother John, paano to? Pag marinig ng ating mga kaibigan to sa nanero sa secret rapture, baka papabalik sila. Oh, sabi nila, Panginoon, ibalik mo muna ako. yung mga nadala na sa secret rapture. Ikakonsider nila kung saan pupunta, parang ayok pa. Panginoon, balik mo muna ako. Kaya nga, papansinin mo, paano natin i-interpret itong Lucas? Napapansin mo yung tanong ng mga alagad? Kasi pinapaliwanag ni Jesus Christ, ang isa kukunin, ang isa iiwan. Pero ang tanong ng mga alagad sa 37, ito yung 37, brother, na, where, Lord? Saan ba itong kukunin? Ito yung ibig sabihin, sino, saan papunta itong kukunin? Kasi yung isa kukunin, ang isa iiwan. Pero ang sagot ng Panginoon, maintindihan natin, maunawaan natin, sabi ni Jesus Christ, wherever the body is, their eagles will be gathered together. Mm-hmm. Kaya sabi mo yung eagles dito, mga vulture ito. Actually, sa ibang kasalan niya, vultures yan eh. Yung vultures ba yung pumipista sa mga patay? Sa mga patay. So, ibig sabihin yung mga kinuha, sila yung mga hindi maliligtas, ano? Hindi maliligtas. Papansinin mo, kapag dumating ang Panginoon, Brother Noel, sino ba ang pistahan ng mga vulture? Oo, yung mga maewan. Diba? Yung mga inalis. Inalis? Oo. Diba? So, kung ang pagpistahan ng mga agila, yung naiwan, ay, makipaglaban pa yun. Hindi. Ang pinagpistahan dito ng mga agila, Brother Noel, yung mga inalis. Oo. Na hindi karapat-dapat sa buhay na walang amen. Hanggang. Now, ngayon ating titingnan, Brother Noel, kasi dalawa yung grupo sa, ano? Yung nasa field, no? Dalawa na nasa bukid, ang isa kukunin, ang isa iwan. Ating napaliwanag na yun kanina, Brother Noel, yung mga patay. Oo. Dalawang patay na makaranas ng pagkabuhay. Ang isa sa buhay na walang hanggan. Mm-hmm. Ang isa naman sa pagkapahamak. Dito tayo ngayon, so, dalawang grupo ng mga tao na nasa sa yung buhay. Bukid, yung mga buhay. Oo. Kasi sabi ni Jesus Christ. Favorite ko ito, Brother John, yung talatang ito eh. Ito lagi nang kumaga ay sa huli, Brother John, hindi na pinag-usapan kung anong reliyon mo, Brother John eh. Grupo na talaga. Grupo na ang binabanggit. So, sa pagbabalik ng ating Panginoon, ito isang grupo na to yung sa Apocalypse 17. Ito, Brother John, yung mga tao na magsitakbo sa mga kabundukan, sa mga yungib, at sisigaw sa mga bundok. Takloban niyo kami kasi hindi na ba, Brother John, titingnan ang kaluwalhatian, yung glory. Hindi na kaya, Brother John, tignan ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Panginoon. Doon, Brother John, kasi kami lagi doon sa Buklod, kaya doon sa Huyo. Maraming, Brother John, mga kuweba doon. Sa Huyo, Brother John. Mayroon kuweba dyan? Maraming po. Maraming kuweba doon. Kaya lagi ko sinasampo doon sa mga, sa aming mga Bible study doon. Mga kasamang biro, Brother John. Kung gusto mo sa, ikaw ay mapasama sa 617, magpa-reserve ka na ng kuweba doon sa kwan, sa Huyo. So, ito sila, mga Brother John, tagang hindi nila kayang tignan ang kalawalhati ng ating Panginoon. Samantala yung sa ayan na ba? Yung sa babasahin kayo natin, Brother Noel, no? Ito yung mga buhay na madatnan. Ito yung paliwanag na dalawa sa bukid na nagtatrabaho sa bukid, no? Ito yung mga buhay na madatnan ng Panginoon. Ang mga buhay muna tayo na masama kasi dalawa yon, no? Sino yung aalisin ng Panginoon? Yung mga buhay na masama, no? At ang mga hari sa lupa, sila yung mga hindi maliligtas, Brother Noel. Uh-huh. Ang mga prinsipe, mga pangulong kapitan, mga mayayaman, no? Lahat ng uri na ng mga tao ito. Walang pili, no? Mga makapangyarihan, mga bawat alipin, no? Mga mahirap yun, alipin, no? Mga bawat laya, magsisitago sa mga yungib at sa mga bato. At sa mga bundok. No? Sabi niyo, yung yungib sa Huyo, no? Mga bundok. At sasabihin nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin. Kami inyong itago sa mukha nung nakaupo sa luklukan. Ito yung buhay na madatnan ng Panginoon. Mga masama ito. No? At sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan, at dito yung tanong, sino ang makakatayo? Mayroon sa tanong eh. Mayroon talaga sa tanong. Mayroon sasagot yan ng grupo, Brother John, yung sa Isaiah 25:9. Yan sasagot. Pero ating papansin din, Brother John, yung tanong. Yung salitang, kami ay itago sa mukha. Ibig sabihin ng Brother John, itong mga tao na ito ng Panginoon, what are the second chance eh? Kasi
Wala na. Wala na. Kasi nagsitago na sila eh. Ayaw na nga naman kagang, kumbaga, gusto nga namamatay eh. What's the use na bibigyan sila ng second chance ng Panginoon? Samantalang ano na? Ayaw na taga nila sa Panginoon. Nagsitago na sila eh. Gusto na nilang mamatay sa harapan ng Panginoon. Mm-hmm. So, wala na taga ng second chance na sinasabi para sa pagdating. Sa pagdating ng Panginoon. Mm-hmm. Ito yung mga kapatid, ito yung mga buhay na madatna ng Panginoon. Mga masamang buhay. Ito yung sila sa field. Oo. Yung dalawang grupo na sa field. Ano? Na sa field. No? Kaya nga, ano sila, mas gustuhin pa nilang mahulugan ng bato kaya no, na tatago sila sa mga yungib kaysa titingin sa nakaupo sa luklukan. At itong pagdating ng Panginoon, sabi niya dito, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan. So, napapansin mo ba yung sa, ano, sa Apokalipsis 22, ano, 12 ba yan? No? Ano sabi? I will come quickly and my reward is with me. No? Sabi niya, ako'y madaling pumaparito at dala-dala ko ang aking gantimpala. Pala. Oo. No? Pero ito pa sa kanila, gantimpala to brother John eh. So, dalawang grupo ng tao, ang mga buhay na madatnan, ang isa makatanggap ng gantimpala, ang isa, Gantimpalo. Oo. Ito yung mga hindi maliligtas. No? Anong kasunod na mangyayari? Kaya nga, ito pang paliwanag nila, brother Noel, yung naniniwala sa secret rapture. Bakit sila naniniwala sa secret rapture? Aha. Uh-huh. Kasi ang pagdating daw ng Panginoon, katulad siya ng magnanakaw sa gabi. Tama. Kaya kung katulad siya ng magnanakaw sa gabi, sikreto yan. No? Kaya nga, dito nila nadideceive, dito nabuo ang doktrina nila sa secret rapture. Mm-hmm. No? Kasi pinaghalo nila yung 24, yung sikretong alisin yung isa, iiwan. No? Pero ang pag-interpret lang dyan ang problema. No? Kaya nga ating titingnan ngayon, ano ba itong ang pagdating ng Panginoon katulad ng magnanakaw. Uh-huh. No? Hindi totoo 'yon na mayroong talata sa Biblia na ang pagdating ng Panginoon katulad siya ng magnanakaw sa gabi kasi ang pagdating niya walang nakakaalam sa araw at oras. Oh, 'yun yung sikreto. Sikreto, yung araw at oras, yung sa panahon hindi walang hindi ipinalam ng Diyos o kung kailan siya darating. Yung, pero mapapansin ninyo, but the day of the Lord will come as a thief. No? In the night in which the heavens will pass away with a great noise. Dito. And the element will melt with fervent heat, both the earth and the works that are in it will be burned up. No, mapapansin ninyo, ang pagdating ng Panginoon na katulad ng pagnanakaw, ay hindi ito secret rapture na aalisin. Papapansin mo, pag titingnan mo yung talata, Brother Noel, ang pagdating ng Panginoon na biglaan na walang nakakaalam, katulad ng magnanakaw, ito nang yung pagbigay parusa na susunugin na niyang sanlibutan. Yeah. Huh? Yan dapat, Brother John, pag-isipan ng mga tao na nagtuturo ng secret rapture na hindi nyo talaga malalaman. Mm-hmm. No. Yung oras at ang panahon. Araw at oras, yung panahon. Hindi taga ipinalam ng Ama mm-hmm. sa tao. Kaya tayong mga tao, hindi rin natin alam yan kaya sabi ay sikreto kasi hindi natin alam. Pero hindi mo ba malalaman na nasusunog na yan? na fervent heat na sabi ay napakainit yan, parang hurno na nasusunog. Hindi mo ba maramdaman ang sakit ng init? Mm-hmm. Oh, hindi mo ba maririnig ang great noise? Oh, yan ang sabi ay maingay. Yung great noise dito, yung melt. Matutunaw nga ang lupa. Pati ang mga ginawa sa loob ng lupang ito, ay mapupugnaw siya eh. So, ang pagdating ng Panginoon, Brother Noel, hindi ito magiging, ang thief kasi dito, yung time lang. Oo, yung time element na time hindi. Element. Hindi alam. Hindi alam kung kailan. Pero pag dumating na yan, ito yung mangyayari. Mayroong great noise, mayroong masusunog. Mga matutunog, masusunog na ang mga basa by bango ng mga namatay. Hindi mo ba makikita yung brother John? Okay. So hindi yan sikreto ang ano. Kaya mating titingnan din kasunod, no? Pero ito yung katotohanan na sinasabi ni Apostol Pablo, but ye brethren, yung ito yung maliligtas. Uh-huh. Kasi ang mabibigla dito na
na alam niyo Brother Noel, kasi dalawang grupo yung apat na grupo yung madatna ng Panginoon, di ba? Oo. So mapapansin ninyo, sino ba dito ang mabibigla? Yun bang maliligtas o yung hindi? At sa sulat ni Apostol Pablo, ang mga maliligtas, Brother Noel, ang paliwanag ni Apostol Pablo, hindi mabibigla ang maliligtas. Oo, alam mo nila eh. Na, mapapansin mo? But ye brethren, ito yung mga nananampalataya, are not in darkness that they should overtake you as thief. Oo. No, mapapansin ninyo? Kayong mga mananampalataya, no? Hindi kayo sa kadiliman na ang panahon ng pagdating ng Panginoon, madatnan kayong hindi alam. hindi alam. Mapapansin ninyo, babasahin natin ang sulat ni Apostol Pablo, yung buong talata, Brother Noel. Kasi ginagamit kasi niya yung 1 Thessalonians 1 to 6, no? Sabi niya dito, but of the time and the season, uh-huh. Panahon ang binabanggit ni Apostol Pablo, di ba? Uh-huh. The time of the season concerning his coming, brethren, no? I have no need that I write unto you. Sa panahon at araw at oras, hindi na kailangan siyang sumulat. Alam na natin na ang pagdating ng Panginoon, katulad ng magnanakaw. For yourself know perfectly that the day of the Lord so cometh as thief in the night. Okay. No? Ito yung ating now. For when this shall see peace and safety, no? Sudden destruction cometh upon them. Yung doctrine, yung ano, yung 1,000 years of peace, yung nangangaral sila for ano, peace and prosperity. Uh-oh. Akala nila magkakaroon ng kapayapaan, sudden destruction will come. Destruction. Kasi wala nang second chance dito sa lupa. Na mapapansin nito, but ye brethren are not in darkness, no? And that they should overtake you as a thief. No? Ang pagdating ng Panginoon, itong mga ano, hindi sila madatnan na nabibigla. No? Ye are the children of light. Ang mga mananampalataya, anak sila ng liwanag. Uh-oh. No? The children of the day, we are not in the night nor darkness. Therefore, let us not sleep as the others. No, but let us watch and be sober. No, mapapansin ninyo, magbigay ako ng example, Brother Noel. No? Dalawang pangyayari kanina ating naunawaan sa panahon ni Noe. Mm-hmm. No? Ang isa kukunin, ang isa iiwan sa panahon ni Noe. Naintindihan natin yon. Okay. Ngayon, ating gagamitin uli itong sa panahon ni Noe, yung tip in the night. No? Mapapansin niyo. Sino ba ang nabigla sa, nang dumating ang baha? Ay, yung mga pinangaralan, yung mga inalis, yung mga... no? Oo. Ang nabigla doon sa panahon ni Noe, hindi si Noe. Oo. Alam niya ni Noe na magkakaroon ng ulan, magkakaroon ng baha, at anong ginawa ni Noe? Gumawa siya ng arka. Naghanda siya. Na kapag dumating ang baha, maliligtas siya. Amen. No, napapansin ninyo, pero sino ang nadatna na katulad ng magnanakaw na dumating ang baha, nabibigla, at naitatangay ng baha? Oo, yun yung mga inalis. Yun yung mga inalis. Oo. No, napapansin ninyo? Pero ang doktrina sa ano, Brother Noel, sa secret rapture, yung inalis, yun ang maligtas. Oo. Oh? Kaya nga, madatnan siya na tip in the night, sikrito, no? So, ano nila, mapapansin ninyo, ganun din sa panahon ni Lot. Lot. Mapapansin ninyo yung sa panahon ni Lot. Nang dumating ang pagsunog sa Sodoma at Gomora, alam ba ng mga banal na susunugin ang Sodoma at Gomora? Oo. Diba? Ni Lot, oo. Ni Lot. At hindi lang si Lot ang nakakaalam na susunugin ang Sodoma at Gomora. Si Abraham, pumunta yung tatlong anghel at isa sa mga anghel doon, si Jesus Christ. No, mapapansin yun at magkakaroon pa ng bargaining si Abraham. Sabi ni Abraham kay Jesus Christ, Panginoon, kung mayroong 50 sa Sodoma at Gomorrah, susunugin mo ba? No? Kung may, sabi ni Jesus Christ, kung mayroong 50, hindi ko yun susunugin. Nag-bargain pa si Abraham hanggang 10. Ang lima. No? Sabi niya, kung mayroong 10, Panginoon, susunugin po ba? Pero ang sabi ni Jesus, kung mayroong 10, ay hindi ko susunugin ang Sodoma at Gomora. No, bumaba yung dalawa, naiwan yung isang anghel. Oo. Na mapapansin ninyo, nang sinunog ang Sodoma at Gomora, sino ngayon ang nabigla? Yung mga... Hindi. Oo. Yung nabigla, yung nasusunog. Pero yung naliligtas, hindi sila nabibigla. Ganon din dito sa pagdating ng Panginoon. Alam niyo, hindi tayo dapat mabigla kung alam natin ang
katotohanan. Amen. No? Ito yung ano. Kaya nga, darating siya katulad ng magnanakaw, pero hindi mabigla ang anak ng Diyos, Brother Amen. Noel. Palaging handa. At ang atin lang gagawin, tayo po'y magiging handa sa pagdating ng Panginoon. Ngayon, ano ba ang binibigay na babala ng Panginoon tungkol sa kanyang pagdating? Okay. No? Ating pag-aralan nito, Brother Noel, at dito bibilisan natin. Ito yung babala niyang binibigay. Sabi ni Jesus Christ, sumagot si Jesus, sinasabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman sapagkat marami ang magsiparito sa aking pangalan at magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Okay. No? Mm-hmm. Isa sa babala ng Panginoon, mag-iingat tayo sa pagdami ng religion ngayon. Kung sa atin, kung sa Bibli, sa ibang Biblia, Brother John, kulay pula ito, no? Uh-oh. Ibig sabihin, Brother John, si Jesus Christ. Siya taga nagsasalita na, no? Talagang nagbigay ang Panginoon ng warning regarding sa kanyang pagdating, no? Talagang ayaw niya talagang hanggat mari, ayaw niya na tayo, ang ating mga kaibigan, ay maligaw. Mandaya. Mandaya, no? Kasi, iyon yung, Brother John, ito yung maparad na pag-asa na maganda na to, eh. Maparad na siya, eh. Pero nilagyan to ng coating ni Satanas, eh. Oh, sa mga turo niya, nilagay ito ng coating para lalong maging confusing at saka kumbaga ay very, napakasarap na ba? Isipin mo sa turo ng ating Panginoon ay wala nang second chance. Oh, ay sabi sa Satanas, hindi ah, mayroon pa second chance. Ang purpose ng Bible niyo, tagang tinitwist niya ang katotohanan ng Panginoon. Kasi kung ganun ang turo pa, Brother John, ang tao ay hindi na maghahanda sa pagdating ng Panginoon. So, huwag kang maroon talaga si Satanas. Kasi kung hindi ka maghahanda, eh, magdatnang ka talaga para magnakaw yung Brother John kasi hindi ka na paghanda eh. Ay, inisip ko pa kasi, mayroon pang second chance, ay wala lang second chance. Totoo. Diba? So, kumbaga, napakaganda. Gumawa si Satanas ng paraan para madaya ang madaya. Mga tayo. Malin lang niya. Oo. So, gumamit siya ng mga doktrina na talagang, hindi tama. Oo, hindi tama. Oo. Kaya nga sabi ng Panginoon, ito niyo, sapagkat bago siya darating, lababangon ang mga bulaang Kristo, bulaang mga propeta, at magpapakita sila ng mga milagro, himala. Pero ito yung sabi ni Jesus Christ, pinagpauna ko ng sinabi sa inyo. Kaya kapag mayroong magsasabi ng dyan, naroon sa deserto, siya ay nasa sikretong lugar, huwag kayong maniniwala. So, ang doktrina sa secret rapture, mayroon ng babala ang Panginoon. Pag mayroong darating na Kristo na sikreto, hindi yun si Kristo. Ayoko, Brother John, parang na-miss natin isang talata ni Brother John. Hindi ko pa inaantay na lalabas. Mayroon. Mayroon pa. Sige, ito natin. Anong talata ba? Yung sa Matthew sa 4, ay, unang sa sana, 4:17. Ay, mamaya ating ano yan. So, okay. Kasi ang pagdating ng Panginoon, ulitin natin, mayroong kidlat, no? For Kita. As lightning comes from the east and flashes to the west, so also will the coming of the Son of Man be. Okay. So, mayroong kidlat yan, no? Na-ano natin kanina. Ating titingnan ngayon ang kasunod. Ito yung second coming. I-review natin ito, Brother Noel. Uh-huh. At ito yung biblical na teaching ng Panginoon bago tayo magtatapos, no? Ang pagdating ng Panginoon, kapag dumating ang ating Panginoon, una mayroong kidlat. Okay. Mula sa silangang hanggang sa kalunuran. Gumuguhit, tapos, no? Gumuguhit, tapos bababa na, lalabas. Makikita na natin ang Panginoong Hesus kasama ang kanyang lahat na anghel. Anghel, no? Bababa na siya dito sa lupa. Kung ating titingnan ito, Brother Noel, ang pagdating ng Panginoon, ito'y literal. Na event. Event, no? Literal ito na event. Hindi ito secret event. Oo. No, paano natin? Saan natin mababasa? For example, nang umakyat ang ating Panginoon sa langit, saan sila pumunta? Sa bundok ng Olibo. Yung kanyang mga alagad. Pero anong sabi nila? Merong katabi sila ba rin yan? Gulat. Nung umakyat si Jesus sa langit, nung siya po yung nagkakaroon ng ascension, papunta sa langit, ay tiningnan siya ng kanyang mga alagad. No? Pero anong sabi ng mga anghel? Yung dalawa na nakatayo. Na nakasuot ng puti. Sabi niya dito, bakit kayong mga taga-Galilea nakatingin sa langit? No? Sa 9 to 11, 11 lang itong nasulat natin. The same Jesus, which is taken up from you, no? Into heaven, shall come in like manner as you have seen him unto heaven.
Itong si Jesus na darating na inyong nakikita na umakyat sa langit, mm-hmm. no? Na inyo you will see him, no? In the same manner, makikita din siya. Oo. So, ang pagbabalik hindi ito sekreto kung di makikita din pala. Ay, nakita ng pag-akyat eh. Ibig sabihin, pagbalik, talaga makikita talaga oh. Brother John. Kaya nga, sabi niya ito, he come in like manner. Oh. So, shall so come in like manner. Kung siya dalating, kung paano siya nakikita sa kanyang pag-akyat, siya rin pagbabalik. Pagbabalik, makikita din siya. So, literal, ang kanyang pagbabalik. Pagbabalik. Oh. Huh? Problema, Brother John, ay mayroon mga nagpapatotoo na hindi daw literal, sekreto na lang, pero meron din ang anghel mismo nagpapatotoo na literal. So sa ating mga nanonood, pumili na kayo kung sino kaninong testimony o kaninong patotoo ang gusto niyo, paniwala sa anghel ba o doon sa mga nagtuturo. Na sekreto, hindi makikita. Hindi makikita. No, kaya nga delikado 'yan, no? Ang pangalawa, maliban sa literal glorious event. Oo. Kasi mayroong tatlong kaluwalhatian na nag-combine, no? Na nagko-combine. Oo. Kaluwalhatian ng Ama, kaluwalhatian ng Anak at saka yung mga angels. Angel. So ito yung mga event, ito yung talata niya. So the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels. So, dalawang glory yan, ha? Oh. And then, he shall reward every man according to his works. Now, mapapansin ninyo, dalawang glory. At kung babasahin natin ang 31, no? When the Son of Man shall come in his glory, may glory din si Jesus Christ and all the holy angels with him, then he shall sit upon the throne of his glory. So, mayroon siyang sariling glory. Sa glorious event ito. Kapag siya darating, makikita natin ang tatlong kaluwalhatian. So, sabi niya din, and before him shall gather all nation, lahat ng mga bansa, ipunin, and he shall separate them from one another, as shepherd divided his sheep from the goats. No, yan yung mga pangyayari. Kaya nga, ito yung pagdating niya, no, mayroong glory, no, at ano. At hindi lang yan, Brother Noel, mayroong there will be an audible yung kanina, yung trumpet, evidence. No? Kaya, marinig talaga. Mayroong evidence, maririnig natin sa ating mga tainga, hindi siya sekreto kasi mayroong mga sounds, trumpeta. No? At kung ating, kahit sa Old Testament, hindi lang sa New Testament natin mababasa ang mga talata tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Ito yung talata sa Awit, Brother Noel, Aklat ng Mga Awit 53. Ang aming Diyos ay darating at hindi tatahimik, no? Ang pagdating ng Panginoon, sabi ni David, darating ang aming Panginoon, hindi siya tatahimik. Isang apoy na mamumugnaw sa harap niya. Mayroon pang apoy. Namumugnaw, no? Oo. Kasi bakit mayroong apoy? Kasi nang pagbabasahin ninyo yung Revelation 18 at saka 19, susunugin niyo yung hayop at saka bulaang propeta. Kaya nga pagdating niya, mayroong apoy, susunugin silang buhay, no? Magiging totoong malaking bagyo at sa palibot niya. At dito, siya ay tatawag sa langit, sa itaas, at sa lupa upang hahatulan niya ang kanyang bayan. Pisanin mo ang aking mga banal. Ito yung layunin niya sa kanyang pagbabalik sa akin. Yaong na nga nakipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain. So itong pagbabalik ng Panginoon, sabi sa Biblia, hindi ito tatahimik. Ito yung pagpisan niya sa kanyang mga banal. Oo. No, hindi na wala na yung second chance na binabanggit yan. No? Kaya glorious event itong pangyayari kapag siya darating. No? Dito pa, uulitin natin yung talata. Yun, For the Lord will descend from heaven with a voice of archangel and with the trump of God. So, yung ingay, Brother Noel, tatlo. Mayroong shout, mayroong voice, at saka may trump of God. And, no? So, sekreto pa ba yan? Nako, sa ating mga nanonood, i-considera nyo yung turo na inyong natanggap at saka itong aming gin-discuss ni Brother John. Kayo na ang husga. Pero ang aming dalangin, sana ang Holy Spirit ay siyang gumawa sa atin para lubos natin maunawaan ang mensahe tungkol sa ikalawang pagpirito ng ating Panginoon, yung blessed hope natin sinasabi. Uh-huh. At ito, Brother Noel, no? He will send his angels with great
sound of trumpet. So hindi lang trumpeta ng Diyos para Brother Noel, susuguin pa niya ang kanyang mga anghel with great sound of trumpet. Trumpet. And they will gather together his elect from four winds, from one end of heaven to another. So lahat ng mga anghel na kasama niya, susuguin na niya, mayroong trumpeta. So pang buong mundo na ito, worldwide na ito na gathering, igagather na niya ang lahat na maliligtas. Ito po'y mangyayari sa kanyang pagbabalik. No, hindi lang... Yeah, sabi kanina, no? Yung kidlat, visible events talaga yun, makita. Pero hindi lang audible, hindi lang natin maririnig, kundi visible, no? Ang pagdating ng Panginoon, there will be visible evidence. No? Ang ito yung mga ebidensya kapag siya darating, Brother Noel. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him. Ito yung natin i-underscore, Brother Noel. Lahat ng mga mata makakakita sa kanya. Kanya. So pagdating ng Panginoon, lahat ng mga tao na madatnan niya, makikita. So hindi sikreto yan. Ay, hindi so, talaga. So, paano yun magiging sikreto? Every eye, bawat mata. No? And he also which pierced him, and all kindred of the earth shall will because of him. No? Ito yun. No? The same Jesus, ito yung nababasa na natin kanina sa Mark. No? They shall see the Son of Man coming in the cloud with great power. No? Shall they see the Son of Man. Makikita talaga siya. No? Na in the clouds of heaven. No? At ito pang kasunod sa Apokalipsis, at hindi lang siya makikita ang mata, mayroon pa pangalan, Brother Noel, na nakasulat. At mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit, sa kanyang hita. Ito yung mababasa natin. Hari kapag naman, hari. Ano mga Panginoon. So kung mayroong Kristo na darating, Brother Noel, walang pangalan, Delikado. Ay hindi totoo yan. Oo. Pag mayroong sabi na ang anak ng Diyos na sa Davao na ngayon, Delikado. Certain locality, walang nakasulat na pangalan sa kanyang hita, ay hindi yan si Jesus Christ. Mayroon po sa Brother John na gustong natalatang hindi lumalabas, Ano? Parang yung kanina yung aking sinasabi doon sa may unang Thessalonica 4:17. Mayroon pa ba? Mamaya, Brother John, yung sa 17. Na? Every mountains and islands and ito ba? Kasunod, Brother, yung pang-apat. Ng, there will be supernatural evidence kapag siya ay darating. Pagbangon, no? Supernatural ang pangyayari kapag siya ay darating kasi yung mga patay sa libingan babangon sila. Babangon yan. So hindi yung dalawa yung mga yung grupo na natutulog sa isang higaan. ito yung sila. Natutulog sa higaan magigising yun. No? Ito yung mga ebidensya kapag siya ay dumating. No? And the Lord himself will descend from heaven and the dead in Christ shall rise first. No? At ito na yun sila. No, yun yung mga patay na bubuhayin. There will be a recompense evidence. No? Ang pagdating ng Panginoon, pagbibigay ng gantimpala. Pagbibigay ito ng ganti. No? Sa mga lahat na gantimpala, sa mga maliligtas, at gantimpalo naman. Sa, ito yung binabanggit ko sa Apokalipsis 22:12. No? Ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin. Okay. So wala nang second chance wala ito. Wala na. Kasi yan na yan eh. Yan na aktual na pagbigayan na yan eh. Parang awarding ceremony ito. Upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. So ito yung kasunod, no? Sapagkat ang anak ng tao ay pumaparitong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, no? Kasama ang mga anghel. Kung magkagayoy, bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang gawa. Ganun yung ano. There will be emotional evidence. Ito yung sabi. No? Kasi bakit mayroong emotional evidence? Kasi natatakot sila, tatago sila. No? Kaya nga, kabundukan. Tatago sila sa kabundukan. Kaya nga, ito yung mga pangyayari. Ating nakikita itong mga pangyayari sa panahon ni Noah. Yung taken, yung inalis, yung mga masama. Ang naiwan, ang mga ligtas. Hindi yung inalis ang naliligtas, ang naiwan kundi yung inalis yun ang napahamak. Kasi sa panahon ni Noah itong napapahamak ang inalis. No? Ganun din sa ano, ang ating sanlibutan ito ang maaalisin lang, Brother Noel, ang mga masama.
At ang iiwan ng Panginoon ang lahat na maliligtas. So, hindi ko na siguro nasasama, Brother Noel. Natatapos na ito. So, okay. Ang gusto ko lang, Brother John, balikan doon sa unang Tesalonica 4:17. Yung salitang at kanilang sasalubungin ang Panginoon sa mga alapaap. Napakahalaga kasi nun, Brother John, mo, yung salitang tayo ang sasalubong sa Panginoon sa pagbabalik niya. Kasi doon sa mga nagpapakilalang mga false Christ and false prophet, napakadali itong gayahin ni Satanas. Mm-hmm. No? Kaya niyang i-manipulate ang mga tao na nandito ako sa lupa. Okay, binigyan ng babala ng Panginoon na sa kanyang pagbabalik, hindi talaga sila lalapag sa lupang ito. Mm-hmm. Oh, hindi sila lalakad sa lupang ito. Kasi kaya niyang gayahin ni Satanas eh. Kaya niyang gayahin ng kanyang mga kampon. Sabi ng Panginoon, diyan ako sa lapaap. Mm-hmm. Oh, and we shall meet the Lord in the air. Yun yung napakalaking punto na ating panghawakan na pag may magpapakilala sa Davao, si Kristo nandoon, ang anak sa Davao, doon sa isang sekretong lugar, huwag kayo maniwala, sabi ni Kristo, kasi ang pagbabalik ni Kristo is hanggang alapaap ng Brother John. Hindi sila lalapag sa lupang. Sa lupa. Yun ang ating tagang ikonsidera na pag mayroong Kristo na nagpakilala, nandito siya, lumapag sa lupa, mag-isip kayo, basahin natin ulit. Brother John, nalagpasan mo talaga yung brother John mo? Kasi, hindi talaga natin nalagay. Hindi natin nalagay. Pero napakahalaga ng salitang yun na we will meet the Lord in the air. In the air. Kasi pag lupa, ayan, marami na naglalakad sa lupa, Brother John. Marami na nagpapakilala doon, Brother John, na sila ang Kristo na naglalakad sa lupa. Pero yung Kristo na darating sa hanggang alapaap lang, wala ang magagayan, Brother John. Tayo ang sasalubong sa Panginoon sa mga alapaap. Ang talata natin mababasahin ninyo sa unang Tesalonica 4:17, no? This is size at this is city, doon ninyo mababasa. No? Ang pagdating ng Panginoon, hindi na siya lalapag sa lupa. Lalapag sa lupa. Basta lumapag sa lupa. Kung mayroong Kristo na lalapag sa lupa, mga ngaral, false Christ 'yan. Si Kristo mismo nagsabi na hanggang doon lamang sa Brother John alapa. Sa alapaap. Salubungin siya sa mga alapaap. Alapaap. Kaya nga, salubungin na lang siya sa alapaap. Hindi sa baba. Pag may Kristo talaga, Brother John, ulit-ulit yung Brother John, kasi maganda yan eh. Pag mayroong Kristo na nagpakilala at lumapag sa lupa, talagang malaking question yan, Brother John. Kasi ang tunay na Kristo sa kanyang pagbababa hanggang alapaap, Brother John. Kung mayroong 7 years tribulation, tapos mayroong second chance, mayroong Kristo na nangangaral, that is false Christ. Kaya doon natin makikita na yung second chance wala talagang basihan sa Biblia. Kasi ang mga ligtas, ang mga maliligtas, sasalubong sa Panginoon eh. At kanya na nadadali sa langit eh. So, babalik sa kanya ni Brother John eh. Kasi sabi niya, kung nasaan ako, nandoon din kayo. So, babalik sa doon sa kanyang doon sa kanyang throne of glory. Doon siya eh. Hindi sa dito sa lupa. Hindi sa bababa sa lupa sa ikalawang pagkakataon, mga sa kapatid. Ikatatlong pagkakataon, mangyayari. Pagkatapos sa 1,000 taon. So, maraming salamat mga kaibigan, naming taga-subaybay, mga kapatid. Siguro kung mayroon kayong mga katanungan, mayroong komento, so, naibigay na namin yung number natin, ha? Pwede kayong mag-text, pwede kayong tumawag sa amin kung mayroon kayong mga tanong, mga kadagdagang kaalaman. At higit sa lahat, kung ano man ang aming tinuturo sa inyo, maring nasaktan namin ang inyong damdamin. Pero ano lang dito, wala nang magpapahayag ng katotohanan kung hindi namin ito sasabihin sa Amen. Inyo. No? Kung di... Well, ito ginawa natin para sa ikabubuti nila. Ikabubuti. At bago tayo magtatapos, Brother Noel, kayo pong mga ngasiwa sa ating... Sige, tayo manalangin. Nakilang Diyos, sa gabi pong ito kami ay nagpapasalamat sa boses na ibigay mo sa amin, sa pangunawa na aming naibahagi ang katotohanan, Ama, sa ikalawang pagkatalam ng aming Panginoon, sa pagkatalam ng Ama na sa marami pamamaraan, dadayain ito ng aming kaaway. Sana, Ama, tulungan mo ang mga tao na makapakinig, makapanood ng segment na ito, na kanilang lubos maunawaan ang turo tungkol sa secret rapture, na ito ay walang basihan mula sa salita ng aming Panginoon. Sapagkat alam namin, Ama, na itong lahat ay kagagawa ng aming kaaway upang kami ay dayain. Kaya sana, Ama, tulungan mo ang mga tao na makapanood dito. At sa muli, darating mga araw, sa muli kami ay makapagbigay pa ng panibagong mensahe
na makapagbigay din ng liwanag sa mga tao na nagsasariksik ng katotohanan. Sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, ingatan ang babasa sa amin at sa kinabukasan, patuloy ang manabigyan ng kalakasan sa pangatawan sa aming mga paghanap buhay. Tulungan mo kami na kami, Ama, ay magpanagumpay sa mga pagsubok na dumarating sa amin. Tulungan mo kami kaysa amin lang mga lakas, kabula kami magawa. Sana ang banal ng Espiritu Santo ay patuloy na gumawa sa amin. Bigyan kami ng patuloy ng malusog na pangatawan at marami sa tama sa mga gamit ni Sir Wayne na patuloy niyang ipinagkakaloob sa gawain ng iglesia. Ito na tayo may pinapasalamatan na yung dininig at sinagot sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay, 1 hour in